messenger of the judgment, and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council, but whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo po'y tuluan niyo po, Lord, na kontrolin ang aming emotions, especially this moment, ang aming galit, Panginoon, na ito po'y nagdadala minsan ng katisuran, ng hindi maganda, kasalanan, ng maraming bagay, Panginoon. Minsan ito'y tago, minsan ito'y hayag. Ito'y pray na kagaya ng maraming kasalanan. Ito naman ay actually nasa unahan ng kasalanan minsan. Again, di lahat ng anger is masama. But I pray, maintindihan namin kung paano ito kontrolin para hindi po ito, Lord, mag-cause ng damage, Panginoon, sa aming buhay, sa mga nakapaligid sa amin. Now po, Lord, kaya muna natin in Jesus name we pray. Amen. Okay. Good morning, good morning. Good afternoon sa lahat. Good afternoon. Sa kinain natin, nantok na ako. Hindi ako na magkape. Again, title po nito is ano yan? Part 2? High blood ka ba? Yan ang tanungan natin pag medyo ano, medyo nakapansin natin tumataas ang boses. Yan. Kahit sa chat minsan, ha? Ramdam nyo pag mainit yung ulo. Amen? So, pero nakakalimutan ko sabihin kanina atang umaga yung ano. Hindi, nasabi ko rin pala. No? So, may kaya yung point sa atin dito, reasons why we must avoid unjustified anger. Kasi may mga anger na talagang kailangan. Ayun pala, gusto ko sabihin, yung minsan, wag natin, ingatan natin na wag namang abusuin to. Okay? So, iba, ay, pastor, ha? High blood ka ba? So, nag-ano lang Matitiwalag, ha? High blood ka ba? Ganun. Parang yung may ginamit sa akin yung bira. Inasal ako sabay bitter. Yung mga ganong style eh. So huwag niyong abuse din. So obviously kaya inaaral natin ito isa-isa para sa atin, sa bawat isa. Alam natin how to deal with this. Okay, so high blood ka ba? Part 2, losing your cool is not cool. So, gusto mo bang maging cool? Diba kaya nga tinawag na cool yan? Ibig sabihin, okay ka lang, chill ka lang. Yung mga bagay na pag-iinit talaga ulo mo dahil mga ano eh, challenge, mga stress, then mga kailangang deal. Pero chill ka lang. Kasi pag mainit na rin ulo mo, di ka na makipag-isip, di ba? Nang maayos. Kaya nga, nabanggit ka rin ng umaga, kahit yung mga tetag na road rage, di ba? Talaga nagigit-gita na. Hindi naisip na una, baka maraming maaksidente, sayang yung sakyan mo, maaksidente ka palalo. So, hindi na nag-iisip minsan tayo pag galit-galit ka namin. Yung sasabihin mo, hindi mo naisip, masakit pala, baka mali-mali pa. Tapos yun ang maaalala niya, ng tao na yun, baka yun ang huli mong na-encounter yung tao na yun. Tapos yun ang maaalala na sa'yo. So, mag-iingat tayo, okay? So, high blood ka ba? Losing your cool is not cool. So, again, para tayo ay malaman natin kung paano didil to. So, number introduction kanina, define natin high blood, cool, losing it, temper, anger, wrath. And then, yung literal high blood, literal management, no? Yung mga paano didil yan, paano malilesen, even paano mali-reverse kung kaya. Physical, yung pwede relate natin sa spiritual. So, may lesson na rin tayo doon. Then, yung medyo tagal tayo kami sa Bible stories, meron tayong ilan ba yun? 5? Kung saan, nakita natin sa Bible yung masamang dinudulot ng magiging high blood. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalawa sa Daniel, sa Luke, John, and then sa Acts, dalawa. Sana nakuha natin yun. Then, review lang natin yung mga points natin. 5 lang naman to. Reasons why we must avoid unjustified anger. Number 1, tahas ang sinabi ng Bible na yan ay foolishness, no? Hindi ka wise. Pag madali kang magalit, madali kang pikunin. By the way, ginagamit din ng iba yan para masila ka. Ibig sabihin,
na, yung ganda ng spirito mo. Hindi ko rin makakalimutan yung lagi ko nakwento sa inyo. Isang parang, doon ko lang na-meet yun. Nasa Bible Institute kami noon. Siguro, revive na revive. Kaya nag-Bibles Institute, di ba? Medyo mamana eh kami. Bata pa kami noon. Eh, may asawa na ako noon eh. Oo. Oh. Ah, wala pa pala. O, sa Moraya. So, ngayon, ang ganda ng kwentuhan namin. Puro praise the Lord. Tapos, oh, sige, uwi na tayo, ha? Hindi sakay kami ng jeep. Lala nyo? Hindi ko na naalala yung pangalan ng brand, no? Pero, yung bababa na siya, di ba? Alam nyo yung mga jeep, sinong sumasakay ng jeep dito? Sinong hindi? Ganun pa rin ba, hinahatak? Hindi ko alam kung sira yun, no? Yung mga urig kasi niya, may umiilaw pa dati nun eh. Kaso yung iba, siyempre, lagi naisira. Kaya nung kahuli, ang ginagano lang, pinapaingay na lang. Eh siya talagang ganyan siya ng ganyan, ayaw talaga huminto, sabi. Hindi sinigawan na. Uy, ganyan pa ako, mahatak dito ah! Sabi ng bababa! Ganun pa siya ng bando. Eh, hindi ko na nakita yun, hindi na. Either, yun nga, may problema talaga sa anger management. So, ba't ganun? Hindi na simpleng bagay. I mean, kung lumagpas ka man ng ilang lakad yun eh, kailangan mo mag-init ang ulo mo. Nakapisod ka pa. So, kaya, so, it is, yun nga, medyo, sinong madalas nakikitaan natin ng ganun? Anong klaseng tao? Mga bata ba, matanda? Matanda. Bata, matanda. Yung magagalitin. Matanda. Tanda. Matanda. Matanda. Yeah. Matanda. Yung bata sa matanda. Parang ganun din yung bata. Bata at matanda. Na-influence lang siya doon sa matatanda. Matanda. Gusto kong matali para ma-learning din ako. Sino yung mas madalas sa matanda? Yung mas madalas ang bata na magagalitin? Mahira nga, no? Hindi kasi di natin pinapansin pero nagagalit din yung bata eh. Pero hindi kasi hindi tayo natatreaten sa bata eh. Pareho lang yan, I believe. Hindi, mas madali sa bata eh. Depende rin, Pastor. Depende rin. Paano depende? Sa sitwasyon ng pagkakamot. Hindi po, sinasurvey natin. Karamihan bang na sumisigaw ng talagang nagwawala, bata o matanda? Ah, hindi. Nag-aaral nga tayo dito para may matutunan din ako. Pero kinukumpara ko lang sa observation nyo. Sino yung mas palagay nyo, mas maraming ganun sa matanda? Taas kamay. Yung mas madalas, bata. Taas kamay. Ama, maraming ang matandang ganun. Namamatay. The stroke. Pag bata, wala kayo nakikita ang ganun bata. Kasi, hindi eh. Ulitin ko yung tanong ha. Ito na lang, yung nag-aaway. Yan, ito na lang. Saan yung mas marami nag-aaway na ano, bata o matanda? Bata, di ba? O yung nagagalit ng bata o matanda? Ulit, sino? Bata o matanda? Matanda. Mas marami. Bata. Pareho. Minsan mag-survey tayo kasi na-observation ko bata.
Oh, kasi tinutulungan pa lang natin yan eh. Yung matanda, kahit paano, natuluan na yan. Pero yes, mas na ano natin sa utak dati yung matanda kasi parang hindi natin in-expect eh, di ba? Ano nga rin dito? Tama yun. Pero tinatanong po yung galit niya, hindi mapigilan, yun ang sinasabi ko. Siyempre, bata, di ba? O ngayon, nagkaka-ano na tayo. Nag-meet na tayo, parang iniisip ko, parang baka mali ako. Di ba, bata? Kaya tinong kailangan mong tuluan yan. Hoy! Sigaw-sigaw ka dyan, di ba? Sa ngayon siya magpipigil, masama pala yun. Pero yung matanda, may ganun din, pero tama, yung ibang matanda, pag talagang nakasanaya, lalo pag mga nasa trabaho niya talaga, kunwari, police or something. Yeah, pero minsan, pinipeke mo lang yung galit mo, di ba, pag matanda ka, para lang sumunod yung ano. Pero yung talagang hindi ka kaya kontrola yun, mga bata, okay? Agree na. So kaya, yun lang kaya natin pinag-aaralan to eh. So bilang mga Kristiyano, at party tayo ng gawain ng Diyos eh. So again, yung mga organization na inaayos nila yan, ang dami mga policy para maayos nila yung kanilang organization, and therefore, ma-accomplish nila yung kanilang goals. O ganun lalo tayo. Diba? Ang hindi ko ang inukumpara ko minsan talaga yung mga yan, yung organization, kumpara sa church, sino yung mas magaling? Ha? Sino yung sabi yung mga organization sa labas ng church? Sino mas magaling ang church? Church. Wala kayo. Ano ka? Ha? Church. Grado ka? Ganito, pag kayo sumasagot, lagi nyo sa alang-alang, ano, katotohanan, na hindi yung, baka, inatansya nyo yung, ano kayang gusto nyo marinig? Kasi ako, kaya nang gusto luwining ako, ano eh, hindi ko sa binibigyan ng clue. Kasi malalaman ko kung nakikinig ba o hindi, nag-iisip ba, hindi. Ganun din ako sa inyo ngayon. Kasi sa experience ko, tatatak sa utak nyo pag ano eh. Maganda naman yung salita lang salita dito, pero pag nag-iisip talaga, pag tinanong kayo, and then, nag-iisip ka ngayon, pag mali, di mali, tama. Ito mas gusto mo, halos lagi, tumatama ka. Kasi, kumbaga, ang magaling na sa'yo, yung process of determining what is the right and wrong. Pag yun ang maganda sa'yo, maganda na yung proseso mong ganun, paano ka nag-a-arrive sa tama at mali, hindi mo kailangan siya magkabisado. Intindihan siya ba yun? Parang ganito. Diba, naisip ko maggawa ng cake eh. Na sige, paggawa ng cake, ano bang komplikadong cake? Ha? De, naalala ko lang, alam niyo yung M&M's? Kasi nung ako yung college nga ako, mahilig akong basa ng ano. But anyway, nabasa ko yung proseso ng paggawa ng M&M's. Eh, matagal na po yung M&M's, diba? Malagay niyo paano pinipinturahan niyo, ba't walang tulo? Diba? Siyempre, machine yan, diba? O, paano yun? So, pag una ka, sarap lang kainin, pero ano kaya ginawa to? Iba nagtataka paano ginawa to. But anyway, sabihin natin, ano yung perfect M&M? Siyempre, walang tulo. Siyempre, perfect yung coating. Walang lumalabas sa chocolate sa loob. Alam nyo, M&M. Perfect yung painting, yung naka-print. Di ba? Ganoon mo chocolate yun, tapos may candy, tapos piprintan mo ng candy rin na kulay puti ata yung M. M ba o M&M? M lang. Okay. Okay, ganito. So, kung gumagawa ka ng M&M, at may panggawa ka siyempre ng makina nun. Kaya sabihin natin manual na lang. Kumpara manual saka machine, no? Natawa ka dyan man. Masundan mo ba? So ikaw alam mo paano gagawin yun eh. Kaya mong gawin. Pero una,
Paano mo magagawa yun ng marami at laging tama? Paano? O syempre, kung manual, alamin mo nga, tapos iwasan mong magkamali. Diba? Pero pag machine ang gumawa nun, ano yung advantage? Mabilis, mas accurate. Kaso, paano mo gagawin yun? Doon ka muna mag-focus sa machine. Diba? Gagawa ka ng machine para gumawa ng M&M. Yun ang mahirap. Pero pag nagawa mo yun, tuloy-tuloy na yun. Mas mabilis, mas efficient. So, ganun po yung pag-determine ng tama at mali. Doon ko kayo tinitrain kasi minsan, kahit naman sa pangapasto, parang iniisip ko, paano siya magkakamali sa ganitong bagay na alay ko, hindi naman ganun kadali, hindi naman ganun kahirap to eh. So, minsan kasi nga, minsan, kaya ka na lang lumalabas sa bibig mo yung sinabi mo, minsan sa palagay mo ay ina-expect ng tao, eh medyo may nuances nga yan eh. Yung sabihin, parang pareho yung tanong pero hindi pala masyadong pareho exactly. Okay? So, ba tayo napunta doon? Bukod doon sa bata, matanda, yung naisip ako eh. Yung, very good. May organization. Ano yung organization? So, yung magaling? Sa panahon nga, yung outside organization o yung church? Bilis yung sumagot eh. Saan nga? May mga bagay na mas magaling na sa labas. Kasi po, ang motivation niya, pera, at ang karamihan ng tao, normal sa atin yung pera. Therefore, minsan nape-perfect yung ibang process sa labas ng church. Tapos ang church, tulad especially ng katulad natin, mag-uumpisa tayo. Katulad dito, nag-uumpisa ako, akong guturo sa inyo, lalago kayong konti. Lalago naman, no? Sa turo nyo rin sa iba, minsan, hindi naman ganun kaano yung proseso natin dito eh. Pero tama rin kayo, mas maganda rin yung church kasi nga, sa mga na-observe ko, itong mga anak ng demonyo, actually matagal na tayong gusto niyang ano, patumbahin. May mga documented na writing niya, katulad nung lumalabot na kay Voltaire. Kasi dati idol ko yun eh. Wala lang si Voltaire. Kasi nababasa ko yung mga writing siya ng galing. Yung mga quotes sa kanya. Eh, nung naging Kristiyano ako, tapos nabalitaan ko itong si Voltaire pala is galit sa mga Kristiyano. Sabi niya, in 100 years, wala nang Christianity. Kasi nung time nila, yung mga sabi nilang intellectual ay naghahari na lahat. Ang dami ng intellectual na kinikriticize yung Christianity. Ngayon, yun ang totoo yun. Ang mga Diyos. 100 years lang yung binigay niya. Ang nakakatawa, alam niyo na ba yun? Yung anecdote na to kay Voltaire. So sabi niya, 100 years from this time, from this year, wala na Christianity kasi ang dami against sa Christianity. After 100 years, ano nangyari? Alam niyo ano? Patay na si Voltaire. Yung bahay niya, ginawang printing house ng Bible. Diba? Very, sabi natin, ironic eh. Ay, yabang mo, tapos ikaw pala, patay ka na. Eh, ilan taon na yon? Sa panahon na, gusto ko sabihin, gusto na tayong pabagsakin. And then, yung kahit siyang modern translation, kasi alam nila, ang pinakalakas natin nasa Bible eh. So, pag nabago nila yan, tapos nasira yung confidence ng tao sa Bible, wala na rin Christianity kasi wala na tayong Bible. Pare-pare, sulat lang ng tao yan kasi may mali dito, may mali, ang daring version. Ano nangyari ngayon? Hindi pa rin, bakit? Lalong yung mga tao naghahanap ng totoo. Ngayon nyo yun? Ano tayo napunta doon eh, anger management po. Hindi ko rin maalala. Hindi yun. Ayan yun, nasa ba tayo napunta doon? Hindi, nag-segue lang ako dun sa mainitin ang ulo, di ba? Ano, Jamie? Ito yung aking ano eh, parang sana saan ako nag-wonder. Ha? Yung hindi siya organized yung
lang yung kanilang nasa sa pero yung mga proseso silang magaling eh. Kaya nga minsan, kaya gusto ko yung mga magiging magpapastol din, hanggat maaari, di ba yung policy natin. Maganda, sinunod ko lang din sa iba, pero bihira rin yung Baptist na ganito ngayon. So mas maganda, sabi sa Bible, kung magpapastol ka, mag-asawa ka muna, mag-anak ka muna. Tsaka ka palang magpasya, kung magpapastol ka o hindi. Basta ka maganda, magtabaho ka sa labas, kasi alam, malaman mo ano meron dun. Kasi napansin ko sa mga sa church lang ang buhay nila, parang ang ganda tingnan, uy, puro church lang. Kasi walang alam sa labas. Kasi ililid mo yung mga tao, nagtatrabaho sa labas yan. Anong paano mo ililid yan? Diba? So, pero hindi ko pa rin makuha kung paano ako napunta dun eh. Hindi, napunta lang isa tanong ko sa inyo kasi, diba? Yan. Yung ginagamit sa atin ng kalaban nasa, lalo sa preacher. Okay, nakuha ko na. Salamat. Ginagamit ng kalaban, titirahin ka kasi kuna, preacher ka, tapos sabi, ang init naman ang ulo mo lagi. Eh, paano yan? Diba? So, kaya pinag-aaral natin, tapos sabihin natin, huwag mainit ang ulo, huwag kang high blood, tapos ikaw, pastor ka, high blood ka. Okay, doon tama, doon ako nag, ano, no? So, kailangan maintindihan natin, may tamang klase ng indignation. Yung una, ang Diyos nga, ay hindi naman madalas, pero ang dami niya kinagagalita pag hinahanap mo sa Bible. Inalis ko lang dito, kasi pinag-uusapan natin ngayon yung galit ng tao. Okay? Na hindi dapat meron tayo na, alam na, unjustified, ibig sabihin, mali. Galit ka sa mali, masyado kang madaling magalit. Yun ang mali. Pero pag tama lang, yung anak mo, hindi ka sinusunod, for example, eh, tama lang magalit ka, lang matuwa ka dun. Kakaintindihan tayo. So, wag na wag nyo rin hahayaan na gawin sa inyo yun. Though, ako naman actually yung una dyang matitirahin. Eh. Kaya nga, sinasabi ko rin sa inyo, kasi kung ano ginagamit sa akin, gagamitin din sa inyo kung kaya nila. Amen? At kayo mismo. Kaya napag-usapan kanina, sabi ko, high blood ba ako sa pagba-drive? Alam nyo ba, isa yan sa mga ano, kasi alam ko, nakikita nyo ako eh. Inaalam ko yan. Kasi pag meron akong konting laps man dito sa ginagawa, kasi nakikita nyo ako, na-observe, ay okay lang pala kasi ginagawa niya, pastor. So, lahat po yan ay iniisip ko, pinag-iisipan at ina. Kaya, again ha, huwag din naman ha, huwag yung sabi, basta ginagawa niya, pastor, tama. Hindi naman ganun. Pero, yes, sinusubukan ko maging ganun. Definitely. I make a huge effort para maging ganun. Hanggat maaari, wala akong mali. Amen? Pero meron niya, pero nga, open tayo. Sabihin mo, basta, ayan, makinito ang ulo mo. Okay, so balik na tayo. So, reveal natin yung point number one. Sana nakuha niyo yun, ha, kahit yung isa factory tsaka isa company. Napakagandang illustration. Ha. Sinusubukan tayong gapiin. Pero pag alam mo yung paraan, kaparaanan ng Diyos, walang magagawa yan, maniwala ka. Yung Bible lang, gusto nila sirain, matagal na yan. Hindi ko lang nakuha yung pangalan ng libro eh. Mayroon mga friends na addict magbasa. Pinakita nila doon na save ko yun somewhere. Ganon din sa Bible version. Alam nila kung paano tayo babagsak. Kung kaya nila. Kaya naglabas siya ng maraming Bible version. Kasi alam nila, sabi nila doon sa kanilang parang plan book nila eh. Parang ganon. Ah, ganito yan. Paano mawala Christianity? Dapat mawala sila ng tiwala sa Bible. Kaya ginawa nila, naglabas na kung ano-anong version at kung ano-anong religion din na nagko-conflict naman to the point na nakakatawa na, nakakaasar na. At alam mo na kulto. Ba't nila pinupunduhan yan? Kasi para mawalan nga yung tao ng confidence sa Christian, sa Panginoon. Okay? So anyway, yun na yun. Siguro yung specific na topic na yun, i-preach na lang natin sa other time. Okay? Balik tayo dito. So yan, kaya huwag kayong mainitin ang ulo at madaling mainit ang ulo kasi considered yun na unwise kayo. Balik tayo sa kabataan. Yun yun. Hindi mo kontrolado yung galit mo para kang bata na kutusan lang. Anong gagawin mo? Inaasar ka lang eh. Wala namang kabagay-bagay. Mabayaan mo lang. Maganda pa yung sinabi ng Panginoon. Hindi ko nga nasama dito eh. Sabi niya, pag sinampal ka daw, anong gagawin mo? Ibigay mo pa yung kabila. Ibig sabihin, huwag kang madaling maasar. Hindi sinabi nung hayaan mong saktan ko. Sino mong pwede magsakit sa akin dito?
Ibig sabihin naman, nagkakataon lang po yung pag sinusubo ka talaga ng ibang tao, sa aasarin ka talaga, as in literal, at tatargeting ka niyan. Kayo mismo naranasan nyo na yan, di ba? Lalo mga estudyante, pag nakikita, hindi ka tumatawa, bastos yan, hindi ka sumasama. Ano yung ganun yan? Mararanasan mo na yung naranasan lahat ng Kristiyano. Sana mag, piliin mo yung kapatanan ng Diyos, okay? So yun, so kaya napalalim tayo kasi yun talaga yun eh. Huwag kang masyadong madaling magalit, ano man yung nag-i-insight sa'yo, no? Na magalit ka. Either inaasar ka, sinusubukan ka, or may mga pangyayari sa buhay mo talaga na hindi maiwasan, nakakaasar. Ngayon, late ka na, tapos saka pa nag-humarang yung ano, yung parada ng Katolik, yung ano yun eh. Tapos, na ano ka pa, gusto mo mag-CR, mai-CR ka na, sama-sama na, tapos natawagan ka pa ng sino. Pag cool na cool ka lang, hindi ka yung tipong ano, di ba? Kaya nga isa sa mga inaalala sa mga bata, huwag ka magmumura, di ba? Eh paano pag nasaday ka na, yun ang narinig mo? I-practice mo. Hindi ka kailangan magmura, di ba? Practicing mo yung, ay, masamang bagay pala, masamang spirito yun, masamang. Ano ka lang, okay. Pigilan mo yung emotion mo, saan ka pupunta. Okay, kaya kabaligtaran nun, magiging wise ka. Pag kaya mong pigilan yan. Okay, so number one, unwise or foolish, reasons why we must avoid. Number two, tapos tayo dyan kanina, people will avoid you pag ikaw magagalitin ka, iiwasan ka nila, at talaga naman dapat, kasi ayokong magiging masira araw ko dahil yung kasama ko, kukwento na naman niya yung hindi niya gusto kung sinong tao. Nakakaasar din yun, so iwas ka na lang dun. At pag ikaw naman yun, mas napansin mo na iniiwasan, ba't kaya ako iniiwasan ito? Gusto ko siyang maging friend, kaso ayaw niya sa akin. Bakit? Kasi layak ang galit eh. At again, pasok na lang tayo sa mga preacher yun nga, kasi ngayon, pag minamas, hinusgaan ka naman ng mali, na ikaw, galit ka lagi kasi sumisigaw ka sa pulpit. Eh kung alam mo namang di totoo yun, talaga kailangan mong observe na lang. Ibig sabihin, hindi naman totoo, pero ganun ang feeling nila. Kailangan mong tawag dito, tanggap yung katotohanan. No? Hindi ibig sabihin na iniiwasan ka na sinasabi nila na mga galitin ka, pero hindi naman. So kaya yung mga nuance na kailangan yung determine. Okay? Okay, no, lumalim tayo kasi nga, ni-review ko na lang ito eh. Yung gusto ko muna sabihin, bago na tuloy yung 3, 4, and 5, yung nasabi ko nung isang, hindi ko malala kung kailan, basta yung, minsan sa atin, hindi nga tayo pumuputak, hindi tayo sumisigaw, hindi nga tayo nananakit, pero actually may kumukulo dito. Diba? So, delikado din yun, kasi pag kumukulo, lalabas yan eh. Eh kaso, ang gusto ginawa, may daw mag-drawing dito. Drawing again. Sana makita ko ang aking syempre kung kailan mo kailangan wala, di ba? Ayun, drawing again. Imagine nyo ikaw yung sarili nyo para kayong ano ba kayo? Engine. Hindi, ano bang Volcano. Hindi, yung ano eh, maganda yung mga pressure cooker na lang. Okay, pressure cooker. Alam niyo yung pressure cooker? Yan. Yan. Pangit ng drawing ko. Okay, so para saan yung pressure cooker? Pampalambot. Pampalambot ng karne. Ngayon, isang pressure cooker, kailangan yan, walang leak, di ba? Pero kailangan, apo yan. Di ba pwede, di ka rin makakaluto kung di mo apo yan. Parang tayong ganyan eh. Kailangan nating apo yan, kaso, kailangan walang magli-leak. Okay? Walang magli-leak. Ngayon, ano yung best way na
Hindi, sorry, medyo depression ko kayo. Okay, mali. Ano na lang? Wala ako dun ah. Hindi kasi ito, on purpose, kumukulo talaga. Yung gusto ko, hindi dapat kumukulo. Ano hindi dapat kumukulo? Pero minsan kumukulo. Pero hindi dapat. Ah. Ayun, nasa isip ko din, mga kaya. Nasabog. Pero dapat hindi, dapat ma-prevent mo yung pagsabog, pero mas maganda, ma-prevent mo yung pagkulo. Yun ang gusto kong illustrate. Ha? Wala mo isip? Pumapasok ha? O kaso? O tama, tama, tama. Tama, tama. Sasakyan. Okay, pwede sasakyan na lang. Na tama, no? So may load yan, so kailangan mong lagyan ng gas yung makina na dapat tumatakbo, okay? So hindi yan dapat kukulo kasi meron kang cooler. Palit. Ayun, yung sasakyan hindi dapat kasi yung, sinong kasakay sa amin na sumabog yan? Sino yan? Kaya wala kayo na, no? Sa likod kayo. So yan, so isang beses po itong isang sasakyan natin, sumabog kasi nga luma na, hindi naman tayo marunong mag-maintain. Yung dami na palang, kasi ang gamit niyan, ano lang, tubig lang. Eh sabi naman iba, okay lang yung tubig lang. Tama naman kaso, kinakalawang na pala, hindi na masyadong maganda yung takbo nung cooling system niya. Nung bandang huli, sumabog. Kasi nasobrahan ng pressure, ng init. Okay? Kasi hindi nag-flow yung tubig. So ano dapat gawin natin para hindi sumabog? O dapat maayos yung cooling system. Sabihin natin. Kaya ito na lang yung ano, makina dito, umiinit talaga dyan. May cooling system niya sa paligid. Yan, para lumamig. Okay? Kaso itong cooling system, may problema na block dito. Hindi ngayon lalamig. Okay? Hanggang huli, mag-iinit, nasabog, boom. So, paano hindi nasabog? Dapat i-maintain mo yung cooling system na maayos. Ayun, nakuha ko din. Sa ating buhay, dapat ganun. Kasi hindi lang pwedeng huwag ka na tumakbo, isasakyan mo, huwag mo na patakbo. Hindi mo na nagamit. Diba? Maya pinag-aaral natin. Paano tayo maging kagamit-gamit sa Diyos, sa ministry, and then sa sanlibutan, sa tamang paraan. Pinag-aaral natin. Okay? Kaya again, iwasan natin yung maging madaling mga kasi unwise yun, parang bata na hindi kontrolado ang kanyang emotion. And then number one is iiwasan ka ng tao kasi feeling nila sasabog ka. Ikaw ba gusto mo sumakay doon sa ano? Kaya iba doon, ayaw na sumakay eh. Kaya lalo nagtulak kami, di ba? Hindi naman heating yun, pero hanggang hindi alam bakit tumin to. So yung muna sumakay, ganun din. Pag ikaw yung tao na alam mo, sasabog ka, wala lalo yung iba, yung mga ibang magiging ka-classmate nyo lalo sa college. Pipiliin nyo yung kasama nyo. Mapapag, iba yung lalaki, mapapagulpig, mapapaaway ka dahil lang sinamahan mo eh. Loko-loko pa rin, may kaaway dun. Giingaw, nadadamay ka nun. So, mas halo-halo ako. Basta yung galit lang muna, yung galit. Magiging magagalitin ka rin, something like that. So, again, mayroong mga justified anger.
merong hindi. Okay, so tuloy na natin to sa number 3. Bakit di tayo dapat maging madaling mga galitin? Proverbs 29. Tuloy natin to. Sabi dyan, verse 22, pakibasa, ready, go. Familiar kanina, di ba? Angry then and furious. Pero this time, ano yung special dito daw? Pag yan daw, yung taong yan, ang ginagawa niyan, ang gawain niyan, malapit yan sa away. Di ba? Hindi lang away, transgression is kasalanan. So, yung nabanggit sa unang part, away, and then sa bandang uli, kasalanan. Okay? And then, tuloy lang natin sa 37:8 naman. Medyo pareho siya. Psalms pala, sorry. May basa po, ready, go. Again, sinasabihan tayong tumigil ka na, lalo yung paglagi kang galit. Again, yung justified anger, ganoon naman yan. Ito, nagagalit ka lang kasi may nangyari, may ginawang mali, nasabihan mo na, tapos na yan eh. Ganoon yung dapat tayo. Kasi may period lang na galit ka kasi nga either may nag-brought up na hindi maganda, tapos na, hindi kayong tapos na yun, galit ka pa rin. Yun yung sinasabi natin ditong angry man. Sabi, tumigil ka na, huwag ka laging galit. And then, ganun din, pag sabing cease from anger, tumigil ka sa pagiging galit, forsake that, iwanan mo yung galit. Kasi daw, pag ikaw laging kang galit, ang madalas ang mangyayari sa'yo, anong kasunod ng galit? Kasi yung galit, minsan, hindi pa mali yun eh. Okay, kasi yung galit, may nag-trigger sa'yo. So, hindi pa actually kasalanan yun. Emotion pa lang yun. So, pero, pag galit ka, lagi kang galit, di mo pigil ang galit mo, ano yung kasunod niya madalas sa hindi? Pag hindi mo na control. Kasalanan. Na kayo ba naguguluhan dyan? Ano ba talaga? Okay lang magalit? Hindi. Eh, depende sa gagawin mo dahil sa galit mo. Eh, kung nagalit ka tapos tinuruan mo yung isa, leksyon mo nari, natuto siya, di mo napaganda, napabuti, di ba? So, kaya kontrolado mo lang yung galit mo. Ngayon, pag hindi mo nakontrol yan, sinasabi dito, tsaka sa kanina, to do evil, and then sa Psalms naman, sabi, magkakasala. Kasabi, abounded in transgression. Yung laging galit, maraming kasalanan. Kasi hindi niya pigil, hindi niya maano. Kaya number 3 natin, prone to sin. Pag sinabing prone, madalas, pag lagi kang galit, gagawa ka ng masama. May kalabang ka. Anong gagawin sa kalaban mo? Kaya may kalabang ka, gagawa mo ng masama. Babalakan mo ng masama. Eh kung galit ka sa mundo, yun ang mga katakot. Kaya po yung mga psychopath nangyong dati, tinitrace yun. Tapos binabantayan. Kung alam mo si Raulo, papalayain mo ba yun? Alala ko tuloy yung mga... Sabi sa Bible, katapos ko lang sa ano, Leviticus, sabi doon. Pag meron kang hayop, alam mo namang nanunuwag yan eh. Hindi mo man lang tinali. Pag nakasuwag yan, namatay. Eh dati, nakapatay na dati yan. Tapos ngayon, hindi mo pa tinali, nakapatay. Anong parusa? Patay ka rin. Kasi parang mo nang pinatay ibang tao kasi hindi mo tinali yung hayop mo eh. O ganun din ngayon yun. Pag alam mo yung taong yan, o yung emotion mo, nakakamatay, nakakagawa ng mali, nakakasira ng ano, itali mo yan. Pag hindi, makakasira yan sa, hindi lang sa'yo, sa kapaligiran mo. Yun, so yung gusto ko sabihin kanina, yung prone to, yung makina na talaga nag, kaya i-maintain mo yung makina na hindi mag-iinit. So, malinis yung cooling system niya. Ganun yung masakyan. Maganda na yung ano na sasakyan niya. Talagang hindi, kahit anong gamit mo niya, no? Isang tataka ko, ang layo ng tinakbo ko, hindi man lang uminit.
Eh kasi nga may cooling system yan eh. Kahit anong gamit mo dyan, ilang oras tumatakbo yan eh, tumatakbo rin yung ano, tubig. At kung alam niyo yung physics niyo, maganda yung property ng tubig or lalo yung coolant. Ginagaya niya yung tubig. Hindi yan, kahit anong init niyan, bumabalik yung, lumalabas yung init niyan dahil doon sa pampalamig. Okay? So ganun din tayo dapat, kahit yun na, pastor ka, di ba? Kaya nanay ka. Alam mo yung anak mo, makulit. Meron pang isa, makulit din. Yung may matanda, iba na kulit niyan. Di ba? Pag na-inlove na yun ako, ang ibang kulit niyan. Tatawa ka ba? Sino tumawa? Si Rem? Irish? Nakarelate kayo ah. Ay, Irish tuloy. Risha? Nakarelate kayo. Dapat lang naman, di ba? Nakarelate talaga. Kasi ganun yan. Yung mga batang kulit lang yan, nagakalat lang. Yung mga teenager, gano'n na yun. Ang iba na yung inaano niya. Kaya, eh, pag ikaw yung magulang, paano ka? Dapat may cooling system ka. Hindi yung... Ah. Okay, prone to sin. Sabi dito, iwanan mo yan para hindi ka makagawa ng masama. Okay, number one, it's unwise, foolish. Number two, people will avoid you. Number three, prone to sin. Kaya maganda ang galit. Number four, yan na yung malalana, no? John 7. Tama ba to? Okay, sige, pakibasa po. Ready, go. The man on the Sabbath day receives circumcision, but the law of Moses should not be broken. Are ye angry at me because I have made the man every whit whole on the Sabbath day? Okay, medyo balali. Basta bilis ako na lang yung ano. Alam niyo yung mga batas ni Moses, dapat nilang sundin. Pero isa sa mga batas sa Moses law o sa Old Testament, yung may kinalaman sa Sabbath. So, ang gandang pag-aralan niya po yung Sabbath eh, kasi nga sa New Testament ay hindi na inulit yan. At actually, nire-interpret yan sa Hebrews 4 hanggang 8. May ibang ibig sabihin yan, basically, okay? Yung Sabbath. Ngayon, ano nangyari dito? Sinasabi ni Jesus, siyempre si Jesus ay nakakalam ng lahat ng pinakamabuti kasi siya ay Diyos, anak ng Diyos eh. Ang problema sa mga taong dito, especially yung mga paris ito, alam mo po yan. Mga Hudyo, yan. Ano nangyari? Tinuturuan sila ng tama, nagalit pa sila kay Jesus. Are you angry at me? Because I have made, parang, tunari na lang. At isa sa mga rule nila, pag sabat nga, sabat yan, walang trabaho. Eh kaso may sakit kunwari si Ezzy. Matinding sakit. Pwede niya ikamatay. Matagal na siya nahihirapan. Ngayon lang kami nakita. Kunwari ako yung magpapagaling. Sino bang ayaw yung pagalingin yun? Yung mga normal na tao, walang problema, di pagalingin mo. Kawawa naman eh. Pero itong mga Pharisee kasi, iba yung, tsaka mga Hudyo, pinag-iinita lang si Jesus. Naghahanap lang ng butas, naghahanap ng mali ni Jesus kasi nga una, galit sila kay Jesus regardless kung anong ginagawa nila. Kaya iwasan din natin yun, kaya huwag ka rin magtaka, ba't ang init ng ulo mo sa taong yun? Eh kanina ito, nasagi ka. Yun na, nasagi ko si Ezzy ganyan. Hindi ganun lang si Ezzy, nasagi eh. Eh nung si Christian ay nasagi ko, nagmura na, anong gusto mo kaya niya? Ba't gano'n, di ba? Kasi, nangyayari kasi una pa lang, bago kayo magkasagiyan, galit na siya sa'yo. Itong mga to, galit talaga kay Jesus, kahit anong ano, kaya ngayon, may ginawa siyang mabuti, nagalit pa sila. Hindi dahil sa ginawa niya mabuti, I believe, kasi nga, matagal ngayon, ito, tinatanong lang niya. So, ganun din ang tanong ko sa inyo ngayon. Obserbahan niyo yung sarili niyo, ba't kayo nagagalit lalo? Pag may mga bagay nito, ang ganda nung ginawa, nagpagaling. Obserbahan natin yung sarili natin. Huwag tayong magagalitin lalo sa bagay na maganda. May maganda nangyari, galit ka, ano ka? Parang si Paul din, sabi niya,
Am I become your enemy because I tell you the truth? Diba? Sikat na sikat yun. Lagi kinukot yun sa mga pag-debate or something. Kasi nga, tayo ginagawa natin. Eh. Kaya ako naman sinabi sa'yo, parang tama mo yung mali, magalit ka sa akin. Ganun si Paul eh. O ganun ka rin, i-observe mo yung sarili mo na huwag kang magagalit, lalo. Kaya ako lang, may mga nasabihan akong ganyan. Gusto ko lang pag-usapan natin. Kapag galit agad, ang tataas agad ng boses, anong sinasabi mo? Mali ako. Kaya mapag-usapan natin, pag-usapan natin. Hindi, ano, papagalingan tayo dito. Bakit? Eh, kung mali ako, di mali ako. Hindi, huwag na pag-usapan yan. Isipin mo bakit ka ganun yun. Para makamove on ka. At madalas, hindi. Ito yun. Kaya ang point ko dito, mahaba eh. Huwag ka dapat magagalitin kasi pag ikaw ang dali mo magalit, di mo naman anintindihan bakit ka galit. Katulad ng kwento dito, si Jesus yung nagtuturo, nagpagaling nga. Tapos, kinagalitan pa ang point dyan. Bakit tayo dapat iwasan natin yung madalas magalit? Unjustified anger. Kasi you will not be pushing away. Ha? Mali. You will be pushing away even the Lord's great instructions. Okay, walang not. Okay, ibig sabihin, ang Diyos na yung nagtuturo, galit ka pa, madali kang magalit, eh talaga naman minsan pag nagtuturo, minsan may masagi sa'yo. Di ba ganun yan eh? Eh kung talagang mali ka ngayon, sinabihan ka, mali yan, huwag ka magalit, isipin mo na mali nga ba o hindi. Ganun lang. Chill ka lang, cool ka lang. High blood ka ba? Ba't ka mong gagalit? Di ba? Ayan. So obviously, ha, ito, bring up ko natin yung mga yung sabi nating minor, di ba? Kanina, nabanggit natin kay Ezzy. Naku, mahirap yan ma-win. Basta bakit? Eh, kasi may kaibigan bakla yan eh. In the first place, ba't natin bring up yun muna? Di ba? Hindi saka na yun. Pag naligtas yan, saka yan magkakaroon ng lakaan. Pag naligtas yan, mayroon na siyang laban sa mga ganyang panluloko sa libutan. So pag hindi paligtas yan, wala nang aasahan dyan. Though kahit yung ibang hindi ligtas, alam nila mali yun eh. Pero, pag ganun na nga, nakita mo na natanggap yan, may dahilan bakit yung natanggap yan. Hindi tama yun. So ngayon, para magkaroon lalo siya ng laban sa ganyang panluloko, maligtas muna siya, sharean muna siya. Yung mga, mga hindi ganun kaimportanteng doctrine, set aside mo muna. May panahon tayo dyan. Amen? Di ba? Ha? Hindi mo sinabi kanina, iba na pala. O, iba na yun, di ba? Baka bakla na rin yun. Convoy pala eh. Hindi natin alam kanina, di ba? But anyway. Okay, so basta. Saka na yun. Yan, so huwag kang madaling mabilis, magalit, kasi nag-i-instruct na ang Diyos at ang Panginoon, walang mali. Tapos, nagalit ka lang, di-dismiss mo na siya. Ano yung mga example ng ganyan na mahirap lunukin? Yan, kahit yung mga Katolik, ibig mo sabihin, mali ako. Bakit? Hindi ka pwede magkamali. Parang ganun. Pero bisan, ayaw mo rin diretsahin ng ganun. Kasi nga, pag mainit lang pag gano'n eh. Di-dismiss ka na nun. O, ano gagawin mo? So, pag-try mo na lang, magkakataon. Pero, yun again, nga ginagawa natin, next people, next person. Hindi tayo hinta mag-soul winning. Ayaw mo, problema mo yun. Sana hindi, pero eh. May nauna sa'yo, either may nauna sa'yo, o dinidismiss mo, ano gagawin ko? Okay, so huwag kayong magagalitin kasi, ayun. So, pag ang attitude ko, mayroon pa akong, ano bang is, sa ngayon, ang hindi ko common sa ibang Baptist siguro yung ano. Actually, wala akong alam na nag-ano sa akin. Malabasan din ang mga sikat, di ba? Basta parang mali yan. Wala. So far, wala. Pero yung iba lang, nakikita ko lang online, yung ibang Baptist, hindi ko makayang dugo. Kasi sinabi kasi yun sa Acts, di ba? Paano yun, pasto, di ba? Kung nakita ko yung paliwanag nila na malinaw, why not? Mahirap ba yung iwasan dugo? Dugo lang pala eh.
Minsan-minsan lang tayo kumakain yan eh. Kung masama talaga yan, malinaw sa Bible, iwasan ko yan, ituturo ko din yun. Ganun lang, di ako magagalit. Eh, mali ako. Eh, mali ka pala. Di mali. Yun ang problema ng iba eh, ma-pride. Hindi nila naisip, hindi nila consider na hindi naman sila ganun kagaling na wala silang mali. So, wala tayo pwede magkamali. Okay, so ulitin ko lang. Number one, it's unwise or foolish. Number two, people will avoid you. Number three, prone to sin. May kayo magagalitin. Number two, maaaring i-push away mo yung magandang instruction dahil lang nagalit ka. Magalit. Tingnan mo, itimbangin mo ano yung sinasabi sa'yo. Ba't yung magalit? Eh, mali ako eh. Hindi ka ano doon, hindi common sa iyo. Ano? Kailan ka huling nasabihan na may mali ka? Baka hindi ka rin nag-iisip, hindi mo kinoconsider. Tapos yung mga kaibigan mong gustong kaibigan o yung kinoconsume mong media, instruction, lahat lang noon yung agree sa'yo. Hindi mo yun? Lalo sa Amerika to, ganun, may mga network sila na ito lang yung gusto nyo marinig, hindi mo papanoorin to. Kaya ngayon, may mga nauuso ding tools na sinasummarize lahat ng ano, ng news, ganyan-ganyan, para alam mo yung, pakinggan mo rin yung kabilang side, okay? Last, Proverbs. Okay ba kayo? Amen. 16:32. May basa. Ready, go. He that is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh the sweet. Namnamin yan. Tagalogin ko muna, ha? Siya daw na nagagalit din, pero mabagal. Hindi agad siya mabalis magalit. Pag ganun ka daw, yes, nagagalit. Normal yan. May mga bagay na magagalit tayo, no? Stimulus, kung ano man yan. Pwedeng dumaan sa buhay mo, mangyari. Nagagalit ka, pero ikaw, mabagal. Pag mabagal ka daw magalit, ano yung sabihin ng parang pinifilter mo, hindi agad pumapasa utak mo na... Mas magaling ka pa daw sa malakas. So, alam natin yung malakas, maraming nagagawa yan kasi malakas nga eh. Pwede niya ibulihin yung ano. Oh, gusto ko itong bansa na to, ha. Ang sino lalaban. O, sige, sayo na. Marami nagagawa po pag malakas ka. Pero pag ikaw daw slow to anger, mas better ka pa. Okay? Another thing, parallel yan, ha. One way, another way of saying it, ang sinasabing ganyan. And he that ruleth his spirit. So, isang tao daw na slow to anger, ibig sabihin, kanina pa sinasabi, di ba? Kinokontrol mo, pag sinabing rule, ikaw yung nasusunod. Yung pag ginanong ka, kung gusto kitang asarin, gagawa ko siyang bagay na maaasar ka, at alam ko maaasar ka. Maaasar ka nga. Eh, pero minsan, pag naaasar ka na, may mga mali kang gagawin. So, ngayon, kung alam mo na hindi ka dapat madaling maasar, ba't kaya ako inaasar mo ito? Yan, di ba? O naalala ko tuloy yung mga, tawag dito, mga modus operandi. Alam niyo ba yan? Lalo, pag may sasakyan kayo, di ba? Kung may sasakyan kayo, alam, mga bae. Kung may sasakyan ka, anong ginagawa lang? Bubungguin ka. Bubungguin ka sa likod. Eh, babae ka, kasi marami pala sila. Pag bumaba ka agad, ba't? Adyak mo ka. Yung pala, inaabangan ka na. Hindi ka malang nag-isip, no? Ang iniisip mo kasi, ay, nasagi ako, Sinira yung sasakyan mo, ginasgasan. Hindi ka na nag-isip, ba't kaya ako binunggo? Hindi naman ako bigla kuminto, di ba? Nag-isip ka muna, yung pala, modus pala yun. Pag bumaba ka, doon ka nadadambahan, eh, kung nasa lugar kang wala kang laban, di ba? Babae ka. So, dapat, ikaw yung namumuno sa sarili mong spirit dito, sinabi. Kinukumpara siya sa kanina sa mighty, ngayon he that taketh a city. Sino ba yung nananalo sa labanan? Di malakas. At sino ba yung nananalo? At pag sinabi taketh a city, ibig sabihin sinasakop yan. Nakuha niyo ba yun? Sino makakasakop ng yung gera sa Russian? Tagal, no? Ubusan kasi sila dun. Wala nang papatalo dun. Di ba? May kinig niyo ba yun? Hindi. Yung Israel-Palestine din, ganun din.
So kaya, ano yung nakita mo dyan? Ang importante pala yung pag ikaw ay hindi madaling magalit. Diba yung kanina nabanggit na natin eh, iwasan ko lang eh. Kung okay lang sa'yo yun, loner ka. Wala kang pakialam doon. Pero gusto ko sabihin dito ngayon, manghinayang ka kasi pag ikaw pala ito yung na-acquire mo na hindi lang to knowledge, skill, or kakayanan eh, no? Kaya mo, kahit ginagalit ka na, wala, hindi ka magalit. Kasi alam mo kung ano yung, bakit kaya? Lahat iniisip mo, matalino ka. Hindi ka madaling magalit. Intindihan nyo? Yung parang hindi ka parang bata na tadyakan lang, iyak, gante, di ba? Kahit yung batang, walang matapos na nagtatadyakan. Kailan kaya matatapos? pag walang pumasok doon, kakamatayan nyo pag talagang ano, nagkataon na, alam mo, medyo pareho silang ano, hindi na masyadong malakas yung isa't sa isa. Walang katapusan niya, gagantihan niya. Dapat may pumigil, di ba? Oh. At nabanggit ko sa inyo, kung naalala niyo po yung sa government seminar natin, di ba? Yung mga nagge-gerang bansa, bobo yan eh. Kasi ba't kayo magpapataya? Huwag na lang kayo mag-trade. Di ba? Patulad nun, lagi sasabi sa Russia, ang laki ng lupa nyo eh. Ngayon, pag-agawan ka pa dun sa ano, nakita nyo ba yung mapa sa Russia? Kasi yung population nila, talagang parang ganito kalaki yung bansa nila, tuldok-tuldok lang yung mga tao. Ano ba ito? Parang mga bata ito nag-aagaw ng candy. Ang dami namang candy, di ba? Mag-aagawan pa. So, naintindihan nyo. Kaya ang point dito, ano? Sana dito tayo magtatapos. Yung mga batang hindi kontrolado yung kanilang galit, minsan paluin mo na lang kasi hindi pa nag-iisip yan eh. Eh kayo, nag-iisip na kayo, ayoko yung paluin. Sana ito yung maging motivation nyo. Ano ang motivation nyo? Ito sinasabi dito, pag ikaw lang daw kaya mong kontrolin yung galit mo, kinukumpara ka na sa isang mighty and saka take it as a conquer, okay. Kaya ang point dito, you'll miss out. Bakit hindi ka dapat madaling magalit? Especially ang justified anger. You'll miss out on the blessings that are due to you. Sa Tagalog, ang dami mong supposedly makukuha mo na. Kunwari, promotion man yan. Kaya magandang business. Ano sa palagay niyo magandang ano? Blessing. Isipin, magandang blessing. Ano gusto niyo makamit? Bilis. Bahay at lupa. Ipray natin yung siyang saluhin namin kahapon. Mabira. Sa ginagawa, nasa tabi sila ng ilog. Yung katabi nila natangay na nung ano, nanatili yung bubong. Nakakaawa din eh. Sabi ko, ba't din yun ang tanggalin? Kunwari, nakikipag-away ka sa lupa. Di ba? Kaya magkapatid kayo, nag-aaway kayo sa lupa. May kilala ba kayong gano'n? Sa akin yan. Dahil magagalitin ka, anong ginawa mo? Inaapit tayo. Kahit kapatid ko to, patayin ko kaya. Wala na akong kalaban, di ba? Sigurado naiisip nila yun. Huwag naman sana. Pagka nalang gano'n, di ba? Kaya sa kumpanya din, ganun. Sana masagasaan tong office mate ko para ako na yun. Ma-promote ko. Kahit sa ano, yung top 1 ka, top 2 siya. Ah, top 2 ka, top 1 siya. Sana, sama naman, ano. So, ano yung dapat mong gawin? Again, palipasin mo yun, huwag kang magalit. Kasi alam mo ba, kung bahay at lupa yan, isang dadating na lang yan ang ano, hindi mo nalalaman. Kaya tinitingnan namin kanina yung lawak ng lupa dito sa pambira, hindi nagagamit ito, sayang naman. Hindi mo alam, baka ibigay lang sa'yo yan. Kung ikaw yung tipong tao na, hindi mo alam eh. Yung blessing, sabi nga, ito yung, matapos tayo dito, alam niyo yung pizza pie.
Hindi nung ayos yung drawing ko kanina, at least ito sana makuha yung lesson para sa mga bata. Bakit iba nag-aaway? Pwede nagbumili si tatay ng ano gusto niya, pizza? Yan, look up na lang. Yan nakaisip. So si Stephen, ilan na itong mga tal, lalakas na kumain pati si Peter eh. Pag ko... Oh, sige, kung ano man yan. So ngayon, ilan ba yan? Kunwari, ganyan. Dahil si Stephen, malakas na kumain, hindi na sapat sa kanya yung, ilan niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi kumain si Stephen ng... Yung mga anak ko na lang, kunwari, apat yan eh. So kumain si Stephen ng, pag kumain si Stephen ng dalawa, Stephen, Peter, kunwari, malalaki na tong si Aiden, tsaka si, ano, Shanna. Yan dapat, di ba? Kaso si Stephen hindi sapat doon. So kaya, paano kaya makakuha ng mas malaki yan? Eh si Stephen, eh siya yung naghati, hinati niya ng medyo, ano to, malaki dito, ganyan hinati niyo. Mga ganyan. Kaya pa ganyan. Eh, nung nakita ni Peter, loko-loko tong kuya ko. Eh, pag ganyan, nag-aagawan, nag-isigawan eh. Huy! Eh, nag-aawan ako. Nag-away-away ko, nagsuntukan. Eh, di lalo ako nagalit sa kanila. Eh, kung nagbigayan sila, di bumili lang ako ng another pizza, di tapos ang usapan. Di ba? Huwag kayo mag-aaway. Ang dami dyan eh. Alam niyo, lalo sa Diyos, ganun po yan. Huwag kang, never ka mag-iisip. Nagagawa ka ng masama dahil doon sa isang pizza pie na yun. Saglit lang yan, di kumain ka ng ano doon, damiham yung kanin or something. Huwag ka mga gagalit. Pwede din mga bata. Asal na asal yung nanay nyo pag nag... Lalo pag laruan. Di ba lalo yung mga sobrang bata, magagawa sa isang laruan, mamaya makakalimutan na ng isa. Wala nang... Wala, ito na laruan, laruin mo pa, oh. Pero mamaya mag-aaway sa isang laruan. Kasi hindi alam kung paano i-manage yung kanilang resources and then galit-galit na sila. Kaya balik tayo sa number 5, you'll miss out on the blessings that are due to you. Kunwari ganito, ito, punta tayo dito, eh si Aiden pala yung matalino. Kunwari lang ha. Hindi nag-awa yung dalawang kuya niya, naasal ako ngayon. Ang kulit niya, sige ba? Sige, sa inyo na yan. Si Aiden yung binilang ko ng dalawa. Hanggang bukas pa yun. Eh, tuwan-tuwa ako kasi hindi siya naging mag-away eh. Amen? Gusto ko yung anak ko gano'n, matalino. Amen. May tiwala siya sa tatay niya. Amen. Hindi lang yon. Alam mo, pag natutuwa tatay mo na ko, hindi lang isang pizza yan, may anong kapang ano. May cellphone ka pa. Ganun yan, eh, lalo sa Diyos, at sa kanya lahat, eh. Naintindihan niyo ba yun? Amen. Kaya you'll miss out on the blessings that are due to you. Hindi mo alam, kaya naman palang bumili ni tatay ng tatlo eh. Kasi yung sampo pa eh, tapo natin yung pito. Hindi nga gagawin yun. Pero, minsan nga, hindi nyo alam. Okay? Kaya, conclusion, let us know how to deal with personal anger. Amen? Alam mo, alamin mo, know when are the times it is very undesirable and avoid its negative outcomes. Keep your cool. Amen? Sabi mo sa katabi mo, keep your cool. Chill ka lang. Chill ka lang. Okay, so basahin na lang ulit natin yung kanina. Relax ka lang. Huwag kang magalitin, ha? Asawa mo, sabi mo. Bilis. Basahin ko na lang ulit yung kanina umaga, ha? Ay, sorry. Dito, it's a James. Ako na lang, sabi nito, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. So pareho kanina, di ba, sa Proverbs, magagalit ka, pero mabagal. Kasi, manage mo. Nirurule mo yung sarili mo spirit.
swift to hear, magkakasama po yan. Pag ikaw kasi slow to speak, slow to that, kasi mabilis kang inaalam mo muna, bakit kaya ako tinadyak ano? Yung pala, hindi naman sinasadya. Diba? Kaya, ba't kaya ako inubusan? Magwawala ka na, may susunod pa pala. O, di mas maganda yun sa'yo. Huwag ka mabilis masyadong magalit. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Ayun yun. So, ang Diyos ang may wrath din siya, pero may righteous din siya. Ang tao, hindi ganun eh. Kaya pwede ba, huwag kayong magagalitin? Sa salita, sa text, sa emoji, emoji ganun eh, sa meme, sa post nyo. Kaya mo, kinukwento mo si, ano, sa ganyan. Naku, nakakasira yun. Ano kung, nakita mo ba si ganyan? Ang tanga, di ba? Ito, walang kaalam-alam. Eh, nakakasar eh, sa totoo lang. Ha? O, oh, pwedeng gano'n na ginagamit. Minsan manood kayo ng GMA, tsaka ano, gano'n, di ba? Gano'n yan, gamitan yan eh. Oh, sige, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. Medyo specific topic kami ngayon. Mga kasalanan na dapat iwasan. Ito po ay applicable actually sa lahat sa amin. Itong emotion na to, Lord, ay universal, Panginoon. I pray na alam lang namin kung paano i-deal ito, paano i-handle, ano yung gagawin namin, hindi namin gagawin. At yung illustration ko rin sa mga akin na Panginoon, nawa, ito yung maintindihan namin kung paano namin ma-handle ito, Lord. May mga proseso, may mga bagay na pwede kami gawin para hindi ito makasagabal sa amin, lalo hindi sumabog. May way para i-maintain ang aming spirit, Panginoon. Diba, matutunan namin ito, Lord. Lagi magbasa ng Bible, salita niyo, Lord. Doon yung pag-asa namin. Hindi kami mag-visit, Panginoon, kahit yung mga encounter namin, lalo kung nawalan kami or something. Tiwala kami sa inyo. Diyan naman na nasa iyo lahat. Handle niyo po lahat yan. Bibigay niyo or hindi. Hindi naman may inip. Kung maasar. Tiwala lang kami sa inyo, Panginoon. So, salamat po, Lord, sa mga bago din dito, Lord. I pray na kukuha nila yung lessons. I-apply ito ng mabilis, yung mga matdatihan na Panginoon, nawa, makita din namin na minsan kahit yung mga gantong simpleng bagay, minsan baka kami pa yung nakaka-offend Panginoon, hindi na-expect sa amin yung pag mature ka na ganyan ka, but possibly may pagkaganyo kami, so patawarin niyo po lang kami, but same lang gabayan ng inyong mga salita Panginoon. Lalo, again, basta salamat sa bawat isa sa amin. Hindi naman kami magkaganyan, Panginoon. Sakali talaga may parang di mo maintindihan na nag-steer sa aming galit ng Panginoon. Alamin namin yung source. Pero sabi dito, Lord, we should rule our spirit. So, alamin namin yung source na yan. Pwede naman matanggal yan. Lahat ng problema may solusyon. At least, Panginoon, sa may allow nyo, bibigyan sa amin yan. Maging matalino ang bawat isa, hindi maging fools, tulungan niyo pong bawat isa. Salamat again sa maraming yung blessings, maraming another week. Alalahan niyo rin po ang aming soul winning sa Dossi, Lord. I pray maging successful, enjoy din po, Lord. Iwas niyo kami sa sakuna at bigyan niyo kami ng katagumpayan. Alam po, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.